sa bidyong ito ay i-explain ko kung bakit mas mabuting diligaan ng ating mga orchid sa pamamagitan ng sprayer o kahit na anong paraan ng pagdidilig, basta lamang tiyakin na mabasa ang lahat ng parte ng orchids. So bakit nga ba dapat tiyakin nating basa lahat ng parte ng orchids ay upang maiwasan ang mapaminsalang peste na spider mites na siyang kumakain sa dahon ng ating alagang orchids. Ang mga spider mites ay mahilig sa mainit at tuyo na environment, kaya naman kapag tuyong-tuyo ang dahon ng inyong orchids at mainit pa ang panahon, garantisadong pepestehin kayo ng spider mites at talagang mangangamot ang inyong ulo dahil mahirap pong patayin ang spider mites. Mahal din po ang pang-spray o yung mga chemicals na ini-spray para mapuksa ang pesteng spider mites. Kaya naman, again, sa tuwing tayo ay magdidilig, tiyakin na basa lahat ang parte ng ating orchids, kabilang dito ang mga dahon. Pagkalipas ng 10 minuto sa pagkakadilig, muli itong diligan upang makasigurado o makatiyak tayo na ito ay busog sa pagkakadilig sa tubig. Ang sumunod naman ay anong oras ba dapat nating diligan ang ating halamang orchids? Meron tayong dalawang schedule sa pagdidilig ng orchids. Ang una ay sa umaga, alas 7 o alas 8 ng umaga. At ang ikalawa naman ay sa hapon, alas 4 or alas 5 ng hapon. So bakit nga ba dapat natin o mas mainam na diligan ng ating orchids sa umaga upang hindi abutan ng sinag ng araw ang ating orchids na basa pa ang mga dahon nito? Sapagkat kapag kabasa ang dahon ng ating orchids at ito ay tinamaan ng sikat ng araw kahit pa may nakaharang na net sa pinaglalagyan ng ating orchids, maaari pa rin itong masunog kasi nga po basa ang dahon ng orchids. So before silang makatanggap ng sunlight o direktang sikat ng araw, ay tiyakin na tuyo na sila mula sa pagkakadilig sa umaga. Ang ikalawang schedule naman sa pagdidilig ay sa hapon, bandang alas 4 o alas 5 ng hapon. Bakit nga ba dapat natin ulit diligan ang ating orchid sa hapon? Kasi nga po, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. Nakabilad sila sa araw. No, nakatanggap sila ng matinding sikat at mainit na araw. Kahit may nakaharang na net, mainit pa din po yun. So, upang maiwasan ang dehydration sa ating halaman, ay kailangan po natin ulit itong diligan. At syempre, kapag nadiligan natin sila ulit, again, after 10 minutes, or pagkalipas ng 10 minuto, diligan ulit natin sila para tiyak na busog dito sa pagkakadilig sa tubig. At ang panghuling, iwasan po nating magdilig sa gabi, sapagkat sa gabi po, napaka-aktibo ng mga mikrobyo, sapagkat ideal ang environment para sa kanila. May dalawang klase po ng mikrobyo, merong mabuti at masamang mikrobyo para sa ating halaman. At ang iniiwasan po natin dito ay ang mga mikrobyong masasama na maaaring magdulot ng pagkabulok sa ating orchids. Kapag po basa ang ating halamang orchids at merong mga naka-stack na tubig sa singit-singit ng dahon ng ating mga halaman, ay gagamitin ng mga masasamang bakterya itong mga naka-stack na tubig sa singit ng ating halaman, at yun ang gagawin nilang sasakyan upang makapag-penetrate o makatagos o makapasok sa loob ng katawan ng orchids at ito ay makapaminsada o mabulok ng tuluyan ng ating halamang orchids. Again, huwag na huwag po tayong magdidilig sa gabi. So, yun lang po about sa ating pagdidilig ng ating halaman. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment down below tungkol sa pagdidilig. At kung meron po kayong gustong maisasuggest na video,
o may gusto po kayong malaman, i-comment down below nyo lang po iyan. At I will try my best na makagawa ako ng video para sa inyo. Ang susunod na video na gagawin ko ay maaring ang pag-abono sa orchids o yung mga nutrients na pangangailangan nito, or yung lokasyon kung saan nga ba dapat natin ilagay ang ating mga orchids. Depende sa variety na orchids na ating bibilin. Siyempre, yung mga common lang na orchids ang ating i-discuss dito, o yung mga karaniwan na mabibili natin sa market. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na video. Paalam! Thank you.